araw na to, matututo ka magbike. Seryoso po ba kayo dyan, Doc? Bakit kami pa ganito? May date ka ba? Wala, Ma'am. Para kasi dapat sa inyo to ni Daddy. Diba? I promised you na tutulungan kita para mapalapit ka ulit kay Dad. So, I set you two up on a blind date because it's your anniversary. Pedal lang, pedal yan. Kasama ng Dad mo ngayon si Analyn. Ha? At habang nag-worry ka dyan, tinuturuan niya si Analyn mag-bike. He's supposed to be here. Bakit kasama niya naman yung babaeng yan? Hindi ba? Ganito ang suot mong necklace that night? How could you even afford this? Sinong mayamang lalaki ang nagbigay sa'yo ng kwintas na to? Si Michael. Ano ba bakay mo sa daddy ko? At feeling mo anak ka? Zoey, ah, ilang buwan ka na ba niya? Hindi sa ganon. At hindi ako nagpabili ng bike. Sinungaling. Sawsawera! Pasensya na kayo. Alam ko hindi perfect yung anak ko. Pero huwag niyo naman siya siguan at insultuhin. Babayaran ko na lang lahat ng kailangan bayaran. Gagawin niya kung anong gusto niyang gawin. Hindi niya malang iniisip na pwede magselos yung Zoey sa ginagawa niya. He is selfish. Napakayabang. Akala mo kaya niyang biling lahat eh. Ito, Michael. Huwag niyo naman pang pagsalitaan ng ganyan si Dr. Nyag. Analyn. Sorry po. Naintindihan ko naman po kung saan po kayo nanggagaling eh. Pero nakita ko po sincere naman po si Dr. Nyag. Tinupad niya lang din po yung pangako niya po sa akin dati pa. Nangako siya sa'yo? Opo. At tito, malapit po talaga yung love ko kay Dr. Nyag. Masaya po ako kapag kasama ko po siya. Siguro po kasi bata pa lang po ako, idol na idol ko na po siya eh. Alam niyo naman po yun, di ba? Naiintindihan kita, Apo. Talagang masaya tayo kapag nakakasama natin ang mga iniidolo natin. Ako nga, alam niyo ba, nakita ko si Ate Guy, kinawayan ako, solid. Mangyak-nyak nga ako eh. Diba po, Lola? Ganyan din po yung nakaramdaman ko po kay Dr. Nyag eh. Nakaramdaman ko din po na parang pinupuno niya po yung lahat ng hindi po nagawa sa akin ng tatay ko. Tulad po nung tinawaan niya po kong mag-bike. Aba, eh lumalabas niyan. Si Dr. Tanyag pala ang tatay-tatayan mo sa Apex. Opo, parang ganun lang eh. Zoey, please talk to me. Zoey, I'm sorry. Hindi ko kasi maintindihan yung reason mo, Dad. I know that this is very stupid reason, pero nakalimutan ko talaga na may lunch tayo. Alam kong nag-abala ka to set up a date for me and your mom. Pero dapat hindi ka na nag-abala. Dahil kahit na ilang beses kami mag-date ng mom mo, it won't change anything between us. Ang importante, nandito pa rin kami para sa'yo. Mahal ka namin dahil anak ka namin. Talaga? Eh bakit sobrang close mo kay Analyn? Bakit kailangan mo pa siya bilhin ng bike? Bakit kailangan mo pa siyang turuan mag-bike? Zoey, pwede ba? Huwag na natin isama dito si Analyn. Hindi naman siya ang reason for this eh. Buti nga, hindi na niya tinuloy yung kaso against you. Alam mo, Dad, ayoko na pag-usapan si Analyn, please. But I want to say thank you. Thank you kasi you were there for me kanina. I felt like I was your daughter again. Thank you that you were there for me. Na kinapihan mo ako against those people na kakampi ni Analyn. Thank you, Dad. Of course, ipagtatanggol kita. Anak kita eh. Pero Analyn, dahil dun sa nangyari, o tinan mo, nag-away kayo ulit ni Zoey. Ako, naniniwala ako na magkakasundo rin kayo ni Zoey eh. Alam mo ba kung minsan kung sino pa yung kinaiinisan mo? Yung pa nagiging best friend mo. Sana nga po, Lola, magdilang anghel po kayo.
Kasi kung si Zoey po magiging best friend ko, edi parang may isang kapatid na rin po ako. Diba? Analyn, ano yung narinig ko na pinabarangay daw si Zoey? Si Zoey? Kailan? Kagabi daw. Ano daw ba yung nangyari? Joy, parang gusto ko mag-exercise. Ano namang exercise ang gusto mo? Gusto ko mag-bike-bike. Dito, oh! Zoey, pwede ba? Please lang, tigilan mo ako. Ay, andiyan ka pala. Kala ko nagbabike ka pa eh. I need first-year residents para sa medical mission this coming Tuesday. It's a two-day event, so kailangan mag-overnight doon. Consultations at libreng tuli ang gagawin. Circumcision? No thanks. Si Analyn na lang. Di ba Analyn, gusto mo yung mga ganun? Dr. Santos? Sige po, Doc. Game po ako. You will be with other residents and nurses. Si Doc Antonio ang kasama mo from Neuro. Wait. Kasama si Lou sa medical mission? For 2 days? Yes. Why? Is there a problem, Dr. Tanyag? Usually, nag-i-invite ang LGU doon for the doctors to stay a bit. Para naman ipasyal kayo after the medical mission. Doc, naisip ko din po pala, bakit po kaya hindi po tayo mag-prepare ng small gifts para po dun sa mga bata? Parang pamaskong handog na rin po ng Apex. That's a good idea. I'll bring it up with Dr. Tanyag. Sige. Salamat, Doktora Santos. Excuse me. So, ano, excited ka? Malamang. Bakit? Excited ka makabonding si Lou? Ganon? Hindi ka na nakontenta sa dad ko, pati ba naman si Lou, kaagawin mo? Anong agawan? Medical mission po yung pinag-uusapan po dito. Tsaka hindi ba dapat maging masaya ka kasi matagal mo ako hindi makikita? Ilang araw din yun, ah. Oo, masaya ako, hindi kita makikita. Pero pag si Luke, inagaw mo. Teka lang, Zoey, ah. Kontrolin mo nga yung insecurity mo. Diba, sa'yo unang inalok yan. Tapos inayawan mo, diba? Tapos pinasan mo sa'kin. Tapos ngayon kasalanan ko pa. Wala ka nga dyan. Pakiayos na lang yung mga schedules ko for the next few weeks, ha? Okay. Hi, Dad. Oh, hi, Zoey. Ah, sige, Ellen. Mauna ka na. Hello. Hello. Dad, I have a favor from you. As the medical director and as my father. Anong kailangan mo, anak? So, there's an upcoming medical mission and si Dr. Antonio and Dr. Santos yung napili. Yes. Sinabi nga sa akin ni Dr. Enriquez yan. I want Analyn out. Ayaw na rin naman talaga niya pumunta in the first place. So, ako nang ipalit mo sa kanya. Gusto mong sumama? Yes, Dad. Well, that's good. Actually, pasasamahin talaga kita. Because that's a good experience for doctors. So then, it's settled? Ako na yung makasama ni Dr. Antonio? No, actually, I'm pulling Dr. Antonio out. Si Dr. Santos ang magkakasama mo. Hell no! You know how much I hate that girl, right? Tapos pagsasamahin mo kami. Dad, sige na, please. Okay, sige na. Sumama ka na. Ako nang bahala. Yay! You're the best! Thank you, Dad! See you later. Okay. Opo, Nay. Medical mission po yun. Bali, 2 araw daw po kami dun eh. Pero wala pa nga pong full details eh. Ang alam ko lang po, kasama daw po sila Doc Luke. Sige po, Nay. Update po kita mamaya. Kakain lang po ko, ha? Love you! Basta, alam ko lang, Nay. Kasama sila Doc Luke. Sabi mo? Ha? Wala. Ano? Sabi ko lang, edi excited kang magpunta sa medical mission. Kasama mo, crush mo. Ha? Huh? Si Doc Luke? Excuse me, ah. Wala na yun, no? Pwede dapat lang. Di ba, may eme sila ni Doc Zoey?
Kaya pag meron na, dapat hindi na umi-exay na. Alam ko. Kaya nga kung alam ko lang na nandiyan pala si Doc Luke sa medical mission, di na ako pumunta dyan eh. Kasi alam ko si Zoey, kahit wala akong ginagawa, wala, masama na naman ako. Mainis na naman siya sa akin. Ingit yun sa'yo eh. Malamang, ganun talaga yun. Ay. So, anong isi-celebrate natin? Despedida dinner for out of town next Tuesday. Tuesday? Zoey, may med-mission kami nun. Correction, may medical mission tayo. Ah, so kasama ka rin namin ni Doktora Santos? I talked to my dad already. Hindi na si Analyn yung kasama mo. Tayong dalawa na lang. Seryoso? Pero ang sabi sa akin ni Doktora Enriquez, ayaw mo raw sumama sa medical mission namin. Well, that was before I knew you were going. Hmm, paano si Doktora Santos? Muna nga isipin yun. I'm sure kinausap na siya ng daddy ko. Aba, ang hirap lang ang hirap to. Para sa iyo, Apo. Thank you po. Si Regan po pala, tropa ko po. Hi po. Lagi ko kayong naikikwento sa akin ni Doc Analyn. Sabi ko nga po eh, dapat hindi po lola yung tawag niya sa inyo. Dapat tita lang kasi ang bata-bata niyo po tingnan. Sip-sip ka din, ano? May gusto ka kay Analyn? Bata pa tong apo ko. Eh, Lola, sa tingin niyo po, may gusto ako dyan kay Doc Analyn. So, wala kang gusto ko. Lola naman eh. Lola, tropa pips ko lang po yan si Regan. Opo. Ah, ganon. Lola, balik na po ko sa duty ko ha. Thank you po ah. Oh, sige. Salamat po. Dali ko na to. Love you. Bless po, bless. Ingat. Sige po, mauna na po ako. Alam ko yung mga galawan mo, boy. Okay lang magka-crush. Basta huwag mo lang siseryosohin. Bata pa yung apo ko eh. Maliwanag ba yun? Maliwanag? Opo, Lola. Akala ko ba alis ka na? Opo. Alis na po talaga ako. Ba't nadali mo yan? Ay, hindi po. Actually, hindi na po ako gutom eh. Busog na po ako. Sa'yo na lang po. Good. Sige po, Lola. Mauna na po ako. Isipin yung nangyari kagabi. Dahil sigurado naman ako na poprotektahan ni RJ si Analyn kung sakasakaling magkasalpukan na naman yung dalawang yun. Alam mo, mabuti na lang kahit paano makakaiwas muna si Analyn kay Zoey. Kasi tiba pupunta siya dun sa medical mission. Kaso, ang pinoproblema ko, si Ma'am Moira. Si Ma'am Moira? Bakit naman? Magsusumbong ba si Zoey sa nanay niya? Buti sana kung yun lang ang magiging problema. Kaso, napunta na naman sa akin yung atensyon ni Ma'am Moira dahil dun sa kwintas. Kwintas? Anong kwintas? Naalala mo yung kwintas na suot-suot ko nung nag-party kami dun sa Apex? Naalala mo? Yung ano, yung kwintas? Yung mamahali? Eh, di ba sabi mo sa akin na wala yun? Bigay yun sa akin ni RJ. Hala? Hindi naman talaga nawawala. Eh, binalik ko sa kanya. At eto pa, kagabi, nakita ko na suot-suot ni Ma'am Moira yung kwintas na yun. Ha? Eh, teka muna. Paano naman napapunta yung kwintas na yun kay Moira? Eh, hindi ko alam. Eh, baka naman kasi nakita niya sa mga gamit ni RJ. At eto pa, naalala ni Ma'am Moira na suot-suot ko yung kwintas na yun nung party.
Eh, kaya nga, tinanong niya ako, mabuti na lang talaga na doon si Michael. Siya ang nagpalusot para sa akin. Eh, yun naman pala eh. E di ang mahalaga, wala ka na sa radar ni Moira nang dahil kay Michael. Ang tanong ni Ned, hanggang kailan ka makakalusot? Sa lahat ng mga applicants for staff ko sa restaurant, itong si Diane Austria ang pinaka-qualified. Kaya lang tisay eh. Hindi ko siya kukunin. I thought you just said most qualified. Bakit hindi mo pa i-hire? Tisay kasi yung naging babae ni Robert. Maghanap na lang ako ng iba. Eh, di ba meron kang naging staff na tisay din? Si Lynette, yung nanay ni Analyn. Si Lynette? Noon pa yon, nung friends pa kami. Nairita nga ako sa kanya ngayon eh. Isipin mo, meron siyang katulad nung necklace na nakita ko sa mga gamit ni Robert. So what if you have the same necklace? Eh di, huwag mo isuot. Sayang nga lang kasi bigay ni Robert sa'yo yun, right? Hindi nga bigay ni Robert sa akin yun eh. Isinauli ko na nga, sa tingin ko, plano niyang ibigay yun sa kabit niya. Ako, pag nakakita ako ng tisay na suot-suot yung necklace na yun, kakalbuhin ko siya. Bakit hindi mo kinalbo si Lynette nung nakita mong suot niya yung ganong necklace? What if si Lynette nga yung babaeng pinagseselosan mo? What if siya yung babae ni Robert? Ang haba ng biyahe natin, sa katuloy ng likod ko. Matagal natin nakaupo. Sulit naman. Tingnan mo. Ganda dito, no? Well, gumanda lalo kasi I'm here. Hmm? Buti na lang pumayag si Dad na ako yung makasama mo dito. At least, hindi ko makikita yung mukha ni Analyn for ilang days. Well... Doc Luke? Dr. Luke Antonio? Ako po si Denoy, ang kapitana po dito. Welcome po dito sa amin sa San Samuel. Magandang araw po, kapitana. Ay, si Doktora Zoey Tanyag po pala. Hello po. Hello po, Doktora. Akala ko hindi na kayo matutuloy. Buti natuloy kayo. Grabe naman, kapitana. Ba't naman po kami hindi makakatuloy? Eh, kasi nung isang araw, yung mga polis at saka yung mga bandido nagkaroon ng enkwentro dyan sa katabing bayan namin. Ha? Huh? Naku, delikado po pala dito sa lugar ninyo. Hindi naman ho. Minsan lang naman nangyari, tsaka mukhang hindi naman na mauulit. Sige, pasok na kayo sa loob. Nandun po yung kasama niyong doktor, yung isa pa, yung bata. Doon na ho muna ako. Sige po, welcome po. Sino yung isa pang doktor? Bata? Analyn? Zoey? Anong ginagawa mo dito? Si Lynette? Papatulan ni Robert? Imposible. Ang tinutukoy kong tisay, yung may pinag-aralan, yung angat sa buhay. Tsaka yung necklace niyang yun, bigay sa kanya ni Michael yun, yung manliligaw niya. At hindi naman siguro papatulan ni Lynette si Robert, no? Relax, Moira. I was just joking. Forget about what I said. Of course, hindi naman porket nagkaroon ng affair si Lynette before sa isang may asawa, eh gagawin na ulit niya yon at sa asawa mo pang si Robert. But then again, Moira, hindi porket naging close kayo ni Lynette, eh hindi na siya magugustuhan ni Robert. Minsan kasi may mga pangyayari na, alam mo yon, yung mga taong hindi natin inaakala, tinutulungan pa natin, sila pala yung mga salarin. Bakit nandito ka? Mag-medical mission ako. Bakit ikaw? Ba't nandito ka? Mag-fashion show ka? Haha, so funny.
I'm also here for the medical mission. Look, alam mo ba na nandito si Analyn? Yes, and I'm sorry. Pinag-isipan ko kung sasabihin ko sa'yo, pero naisip ko lang na baka mag-backout ka, kaya I waited till we got here. Pero di ba, dalawang doctors lang from your surgery ang kaya ng budget ng hospital? Well, ginawa ng paraan ng dad mo na makasama ka since nag-request ka sa kanya. Oh, ayan, Zoey. Di ba lagi ka nagreklamo na walang paki sa'yo yung daddy mo? Pero tingnan mo, gumawa pa siya ng paraan para makasama ka dito. Would you please shut up? As far as I'm concerned, wala ka dito sa medical mission, so don't talk to me. Doktora Santos, pakihaba ng pasensya. Lagi naman. Excuse me? Dagdagan mo pa. Sobra-sobra na nga. Tandaan mo, pasensya ang unang nauubos sa bakery. Tama. Oh, inumin mo yung gamot mo ha. Twice a day for 7 days. Okay, ingat. Ano ang tanda na magkuya mo? Teka lang. Dok, makakadalawa ka na? Simple procedure lang naman to. Next. Dok, nakakailan ka na? Tatlo. Mars, partida pa yan ha. Yung iba nahihiya pa magpatuloy kay doktora kasi mas bata pa lang siya sa kanila. Wait, nakatatlo ka na? Oo, ikaw? Dalawa pa lang. Pero kasi iniingatan ko yung tahi ko kasi alam mo, this is a lifelong procedure. Hindi ka minamadali. Tama naman, ako din naman eh. Tsaka hindi naman to competition kung sino yung mas mabilis. Ang importante, marami na tayong nagawa, di ba? Mars, pustahan tayo. Sino kaya ang pinakamabilis na makakarami ng pagtutuli? Doktora Tanyag o Doktora Santos? Game ako dyan. Sangyuk? Sangyuk, G. Di ba kakasabi ko lang, hindi to competition. Kayo talaga. Ang sabihin mo, takot ka lang matalo. Hindi ah. Next! Okay, ang gamot mo ah. Next! Next! Ay, next daw! Kuya. Kuya, nakalit dito ka. Next! 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 Inumin mo yung gamot mo, ha? Na dok, last na yun. Yes! Bilis! Dikpit na ako. Okay, dikpit. Bilis ulit yun. Aray! Bakit? Dok! Dok! Nakas na po ko! Sayo ko na! Hawakan niyo lang siya. Hindi mo susuture yung sugat kung gumagalaw siya. Zoey, suture mo na. Moira, pinatatawag niyo daw po ako? May kailangan akong tanungin sa'yo, Ellen. Yes po. Ano po ang kailangan niyo? Ellen, kilala kong asawa mo. In fact, nandun pa nga kami ni RJ sa kasal niyo ni Erwin. And I'm sure sasabihin mo sa akin if there is something off about my husband. Yes naman po. May napapansin ka ba sa kanya? Meron bang kakaiba? Meron ba siyang laging tinatawagan? Wala naman po. Pero may naalala po ako. Isang beses po kasi hiniram ni Doc RJ yung cellphone ko kasi may tatawagan daw po siya. Then after po nun, yung mga sumunod na araw po, may isa pa pong number na tumatawag sa akin. Pero every time po kasi na sinasagot ko, binababa naman po agad. Pwede ko bang mahingi yung number na tumatawag sa'yo? Ito po. Hello?
Excuse me, who is this? Have you been calling Dr. Robert Tanyag? Moira? Michael? As usual, pabida ka kasi. Ay, ano ba? Ikaw ha? Bakit ba tinulak si Doktora? Kanina ka pa ha? Nakakainis ka! Ikaw bang nagsumbong kay Moira? Kaya naisip niya na baka may relasyon kami ni Lynette. Wala akong alam sa sinasabi mo. Paano siya nagkaroon ng idea? Eh, hindi ka nag-iingat eh. Si Lynette ba ang tisay mo? You know what? Between you and Lynette, mabuti nga kung sana siya ang nakilala ko. Ah! Humanda siya sa akin!